Guys, magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa Basic GSM. Ngayon po ay may tatanggalin tayo na Google account para po sa Samsung A10. Samsung A10 po. Ayan po itsura niya. Samsung A10. Ang gagawin po natin ay gagamit po tayo ng tinatawag na software po sa computer. Gagamit po tayo ng Easy Samsung FRP Tools. Yun po ang gagamitin natin sa computer. So, pupunta muna po tayo sa computer tapos babalik po tayo dito. Ano po? Para mailagay po natin sa kanya yung tinatawag na may ipapasok po tayo dun sa phone na kung saan mabubuksan po natin yung kanyang browser. Ano po? Tara, samahan niyo po ako. Hello guys. Nandito po tayo ngayon sa computer at gagamitan po natin ng tinatawag na software itong Samsung A10 para po ma-open natin yung browser niya. So, lagay lang po natin tong ating USB cable, yung micro. Ito, lagay lang po natin. Ayan. Hintayin nyo po na ma-detect siya. Ito po. Ayan. Ito po, na-detect na po siya. So, pag na-detect na po, ayan. Hintayin nyo lang po, lalabas po dyan, may nakalagay po, device charging slowly or etc. Tapos, hintayin nyo lang po siya na ma-detect ng maayos. Wait nyo lang po. Tapos, hintayin nyo lang po na lumabas yung pinaka-device dito sa screen nyo. Hintayin lang po natin, ano po. Check po natin kung ayan na po, lumabas na po siya. Ito na po yung device niya. Ayan, nag-autoplay na po. So, exit lang po natin yan. Tapos, click lang po natin to. Ang nakalagay po sa kanya ay bypass FRP. Ano po? Ito pong nasa taas. Click lang po natin yan. Tapos, hintayin lang po natin, magbabasa po siya ng ganyan. Ganyan po ang sulat na lalabas. Ano po? Hintayin po natin. Yan. At bago nyo po gawin ito, kagaya na nakalagay dito, bago nyo po gawin yan, kagaya po na nakalagay dito, before start, you must connect your device to Wi-Fi. Dapat po, yung telepono po natin, yung cellphone natin, ay connected na po sa Wi-Fi. Ano po? Tapos, yung Easy Samsung FRP Tool 2020 version 1 ay nasa description box. Nasa description box po yung, ano, yung pinaka-link niya. Ilalagay ko po siya doon. Ano, tapos, pwede na po natin simulan. Lapit ko lang po kayo, ano? Ayan. Tapit lang po natin. Makikita nyo po, nagbasa na po. Ano po? Ayan. Tapos, hintayin po natin yung telepono na mapalabas nung software yung browser sa phone. Hintayin lang po natin. Ayan po. Sabi po, finish na. Finish na po. Ngayon, tignan po natin yung telepono. Ano po? Ayun. Ayun po, kung nakikita nyo po, nakalagay po, Easy Firmware. View nyo lang po yan. Ayan po. View nyo lang po. View. Yan. Mapupunta na po kayo sa browser. So, pwede na po natin siyang
dalahin dun sa table, tapos gawin po natin yung mga step na mga susunod. Tanggalin ko lang po muna ito. Ayan. Lipat po tayo. Okay guys, balik po tayo dito sa table. At ngayon po, simulan na natin. So ngayon po, nandito tayo sa Google account, browser. Type po natin dito yung add room. Type po natin yung add room. Type natin ang add room. Ayun po, add room. Yan. Click po natin tong nasa unahan. Bypass Google account 2021. Ayan po. Pasok lang po tayo dyan. Ayan. Ngayon po, punta po tayo sa setting. Ayan po. Click nyo po yung setting sa add room. Setting po nakalagay. Ayan. Ngayon po na nakapasok na tayo sa settings. Punta naman po tayo sa accounts and backup. Ito po. Nakalagay po smart switch. Click po natin yung smart switch. Ngayon download po natin, ano po? Download po natin siya. Hintayin lang po natin ma-download yung smart switch. Ito po. Hintayin lang po natin ma-download 'yan. Wait lang po natin na ma-download. Bali, gagamit po tayo ng isa pang telepono, ng isa pang cellphone para po sa ano, smart switch din po. Meron din po siyang application na smart switch. Bali, pagpe-pairin po natin sila. At gagamit po tayo ng kable. Ito po yung gagamitin natin na cable. Yung isa po ay yung normal na USB data cable. Ayan po. Micro. Tapos bibili po kayo nung pinaka OTG adapter po na tinatawag. Ito po. Ina-adapt po sa USB. Para maging micro din po siya. Ayan. Tapos ang gagawin po natin dito mamaya, ipa-plug natin po yung mga micro USB niya sa isa't isa para masync po natin yung information mamaya. So dyan po muna siya, tignan po natin. Wait lang po, check natin kung na-download na. Wait lang po. Ayan po guys, na-download na po yung tinatawag na smart switch. So, open din po natin ngayon yung isang cellphone natin. Isang CP natin. Open din po natin yung smart switch. Nakalagay. Ayan po. Medyo liwanagan ko pa po, ah. Siya makita masyado. So, ayan po siya. Ngayon po, sabay po natin. Agree lang. Agree. Tapos, allow lang po. Allow. Ayan. Tapos, next po. Let's go. Nakalagay po dito. Ito po, itong tatanggalan natin na ng Google account. Siya po ay receive data po ang pipindutin natin sa kanya. Tapos, ito naman po na isa nating cellphone ay send. Magsisend naman po siya. Okay. Cable po. Piliin natin. Tapos, ito po ay galak. Yun.
yung Android po ang pipiliin natin, tapos select po natin yung cable din, tapos insert po natin yung mga cable niya. Ayun po, napalabas na po natin. Ayan po, nakalagay transfer files po. Ayan, transfer files po. Hintayin lang po natin. Allow. Ayan po, ayan na po, nag-pair na po sila. Ayan po, hinahanap natin. May time pala po na hindi masyado nagkukonek o baliktad po yung pagkakalagay ko nung nitong ano, USB, itong USB cable sa isa't isa. So pagka kumonek na po siya, ayan po, uncheck lang po natin to, uncheck, tapos ang i-check lang po natin na yung accounts. Ayan, accounts, tapos settings po. Ayan, tapos scroll po natin pataas, click po natin yung transfer. Ayan, tapos may i-enter po tayong security. Yan. Pag lumabas na po yan, enter lang po natin yan dito sa kabila. Aha. J, D, Z, M, S, Y, 6, D, M, U. Click po natin. Wait lang po. Ayan, copy po. Ayan, verifying it's you. Ayan po, verify lang po yung account. Ayan na po, transfer your account connected to Tricia May. Ayan po, keep screen on lang po. Ayan. So ayan po, nakalagay done. Ayan na po, ayan na po siya, all done po, done transferring. So check po natin kung na-transfer po ng maayos. Ano po, ayan, hanggalin lang po natin yung cable, lagay po natin dyan, at back lang po natin. Back. Oops. Naback ng husto. Pero na-transfer na po 'yon. Ano po? Kapag ka po ganun, check po natin ngayon kung may account na pong napalagay. Ano po? Ating account. Sobrahan tayo sa back. Kaya check po natin. Kasi yung Google account po nito, itong ating isang cellphone, sa pamamagitan po ng smart switch, inilogin po natin dito. Inad po natin, ito na po, lumabas na po. Yan po yung ating dalawang Google account. Ano po? Ayan. Account added na po siya. So, pwede na po nating ituloy. Next lang po. After nung account added, don't copy lang. So, account added na po uli. Next. Ayan po. Scroll lang natin. No thanks. Okay, next po. Yan. Location, etc. Accept po. PIN password recognition. Protect your phone. Pattern PIN password. Skip po natin yan. Skip anyway.
all of the following apps, uncheck nyo po. Kasi po, mag-i-install yan. Okay nyo po. Yun lang po, hintayin lang po natin. Check lang po natin para hindi siya mag-download. Finish po. So ayan na po. Ito na po siya. Ayan, lumabas na po lahat ng ano niya, apps niya. So okay na po. Ang gagawin na lang po natin yung inad natin na account, buburahin na po natin. Yan ano po. Punta tayo sa settings. Let's go to settings. Let's erase the Google account that we add. Wow, grabe English. Idugo ilong natin sa kaka-English dito. Ayan po. Punta po tayo dito sa accounts and backup. Check po natin yung Google account natin. Accounts. Yung na-add po na Google account. Ayan po. Ayan po siya. So, ito po yung mga na-add na account. Yung sa Google account lang po ang ating buburahin. Yan, remove po natin. Ito pong isa, remove din po natin. Yan. Then, pwede na po tayong mag-restart ng phone. Try po natin siyang i-restart. Restart po natin. Guys, yung paggamit nito, pag hindi mag-connect, pagbaliktarin nyo lang po. Ano po? Paggamit po na itong cable natin. Pag ayaw kumunek sa isa't isa, pagbaliktarin nyo lang po. Ayan na po. Nag-restart na siya. Ito na po siya. Wala na po siyang Google account. So guys, hanggang dito na lang po yung video natin at yung ating model ng cellphone ay puntahan po natin dito sa about para po ma-confirm natin kung ano po yung kanyang model. Ayan po. SMA105G. Ayan po siya. Samsung Galaxy A10 po. Samsung Galaxy A10. Tapos ang kanya pong status dun sa kanyang pinaka phone. Kung ano po yung version ng Android niya, check po natin. Service information, software information, check po natin. Ang Android version niya po ay 10. So ayan po. Kita po natin ang Android version niya po ay 10. Ito po. Android version 10. Samsung A10. Ayan po. So maraming salamat po sa inyo at sana may nakuha kayong tips kung paano tanggalin yung Google account ng Samsung A10. Muli po maraming salamat at namapoy gabayan tayo palagi ng ating Diyos. Maraming salamat, hanggang sa muli. Gabay po.
Thank you, thank you.